yan. Get your reaction po dun sa appointment ni Senator Sonny Angara as Department of Education Secretary. Well, unang-una, parang it's such a proud moment, I guess, for me and yung grupo namin na Solid 7, na yung isang kasama namin and na-appoint sa isang ahensya na napaka-importante na department. Dahil alam naman natin na yung, di ba, education is the great equalizer and napakalaki ng problema ng edukasyon ngayon. And Sen. Sonny Angara, for me, is the best person. Talagang naging bahagi siya ng EDCOM na alam natin ngayon tinatalakay yung problema at solusyon dun sa problema natin sa education. So, walang magiging learning curve si Senator Sonny Angara as a DepEd Secretary. But, at the end of the day also, nakakalungkot din kasi di ba noong 2013, sabay kaming pumasok ni Sen. Sonny. Kumbaga sa bahay ni Kuya, una siyang lumabas at hindi kami sabay lalabas sa Senado. Nang una sa grupo namin si Senator Sonny. At mamimiss ko din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. Ano? 6 bomb daw eh. Alay ba to? Sorry! Alay ba to? Sorry! Oh, game! Ha? Ano? Hindi ako. Oh, game. Serious na ulit. Mamano lang yung mga gusto niyong tutukan ni Senator Angara pagdating sa education sector. Yung tingin yung mga pinaka-problema ngayon. Yes, kasi, well, I've actively participated dun sa mga hearing ni Senator Sherwin Gatchalian sa Committee on Basic Ed. And dun sa mga resource persons na nai-invite namin, paulit-ulit, na parang there's really a need to strengthen our curriculum. And I think makikita yon as a reflection dun sa resulta ng PISA, na parang may kakulangan tayo dun sa creative thinking pagdating dun sa pag-solve lalang-lalo ng math and science problem. So, I guess isa yon. And then, patuloy pa din yung problema natin ng kakulangan sa classrooms at saka paano ba yung complementary ng public and private schools. Kasi at the moment, pati yung mga private schools, may problema din sila dahil pakonti ng pakonti yung nag-e-enroll sa kanila ngayon. Ay, hindi niyo nasabi. Pero parang automatic sa yung unang pumasok sa amin. Kasi di ba aside from highly qualified, alam din naman natin na ilang months na rin yung nalang yung term ni Senator Angara. So, kasi nagpo-float din yung pangalan ni Senator Sherwin, but may remaining 3 years pa si Senator Gatchalian dito sa Senado. Unlike Sen. Sonny, kumbaga buwan na lang yung binibilang. Pero yung Solid 7, bago yung kanyang appointment, na-discuss niyo sa grupo itong possibility nga na maging DepEd Secretary? Not personally, kasi nga hindi pa kami talaga nag-meeting. Nakita na sabay-sabay eh. Pero dun sa Viber group namin, parang yun na yung na he's the most qualified for that position. So, yung meeting niyo via Viber, hindi pa kayo personal na nag-meeting ng Solid 7? Hindi pa, kasi hindi pa kami kompleto eh. Parang yung schedule namin hindi nagtutugma na, for example, yung event kahapon sa Baler, supposed to be madami sa amin mag-a-attend at the beginning, pero natira tatlo na lang dun sa grupo namin yung naka-attend dun sa event kahapon. So, anong plano ninyo ngayong, by July 19, naupo ng Senator Sonny Angara, meron ba kayong gagawing, ano yung magiging proseso at ano na yung plano ng Solid 7? Actually, ako nga, personal lang ha, i-request ko na baka pwede naman mag-attend,
baka pwede siya mag-extend even just for a week kasi alam naman natin na ang opening session namin would be on July 22. Eh, technically, that's our last opening as a senator dahil graduating na nga kami. Eh, parang nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo op, yung kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, di ba? So, sana kahit yung event na yon, eh, maging kasama pa din namin siya. But, ang narinig ko nga, yung appointment niya would start ng July 19. So, tingnan natin kung magagawa ng paraan na at least maka-participate pa rin siya sa opening session sa July 22. And last na lang, ma'am, do you think magiging smooth ang confirmation niya sa CA bilang dati niyong kasamahan? Wala siya magiging problema sa CA? Tingin ko naman, bukod sa walang magiging problema and you know, since highly qualified and very much competent, kahit anong tanong ang iba to ng CA kay Senator Angara, eh kayang-kaya niyang sagutin yan. Ma'am, paano yung appointment po ni Sen Sani, how will this affect yung work sa Senate? Kasi considering na siya dapat yung papasok na chairman ng Justice Committee, yeah. Eh ilan na lang po yung lawyers. Dito sa actually, Senate. Yun din nga yung naiisip ko kasi dahil may kakulangan ng abogado ngayon sa Senado, may mga committees kasi na dapat lawyers yung magiging chairperson. So, hindi ko alam kung sino pa yung lawyer na incumbent na pwedeng mag-take ng place ni Senator Angara kasi si Senthol, nag-resign siya dun sa position na yun. Saka siya yung majority floor leader. Si Senator Coco naman, minority floor leader. So I guess baka yung option is either Sen Alan or Sen Pia or baka pwede din yung minority floor leader magiging head ng isang committee like yung Committee on Justice. Or pwede din umpisahan na hindi na lawyer yung magiging chairperson ng Committee on Justice. Ma'am, with one less member ang Solid 7, paano yan makaka-apekto kung ano yung magiging plano nyo sana July 22 onwards? Parang, I think, whether 6 or 7, we will still be the biggest block in the Senate kahit mawalan kami ng isa. So I think that number can already matter pagdating dun sa magiging direksyon dito sa Senado. Thank you, ma'am. So, ma'am, as of this time, hindi pa na-decide kung mag-minority o majority ang 6 bang? Hindi. Talagang ano, wait, natawa naman in-adapt ako. Na, in-adapt na, ma'am. In-adapt na. Uy, joke lang yun. Baka magsayaw ako dito. Wait, naalala ko tuloy yung birthday ko. Di ba parang yung sinayaw? Ay, sorry. Ayaw nga. At least, yun ma'am. Ano na? So, hindi pa nga kasi yung schedule namin, hindi kami nagtutugma. So, hopefully, bago sana mag July 22, eh, nakapag-usap-usap na kami. Pero ikaw personally, kung ikaw masusunod sa tingin mo po? Mahirap ano eh, mas maigi na pag-usapan namin as a group yung advantage and disadvantage. But you know, at the end of the day, ang mahalaga eh kung saan kami talaga makakatulong sa ating mga kababayan. So whether it's minority or majority. But at the moment, diba, yung naging position namin is parang kami yung independent bloc. Ma'am, mag-move na ako sa new Senate building. Meron pa daw. Ma'am, sinabi kasi ni Senator or SPC Escudero kahapon na bakit daw kailangan paulit-ulit na sinasabi yung Solid 7, yung independent group, and sa kanya ay wala naman daw Solid 7 dahil ang either majority or minority ay pantay-pantay yung pagtingin niya. Ako, di ba kasi tanong kayo ng tanong?
Ba't daw kasi kailangan pang ulit-ulit na sinasabi ninyo yung Solid 7, na independent group? Kasi di ba nga parang natatanong kami as a group. At di ba, alam naman natin dito sa Senado, there's always a block, di ba? Nung time nila Senator Joker Arroyo, meron silang Wednesday group. Tapos meron din tayo mga partido, yung NP block, PDP block, and macho block, may showbie, ano ba yung showbie? Apat na sikat. So, kaming anim, we also form a group, we're also a block. Hindi naman parang posing like a force to reckon with sa grupo ni SPGs or whatever group. Hindi naman. Parang okay. Hindi naman ganun yung, we're not positioning ourselves na gano'n na magiging kontra kami dito sa Senado, di ba? Parang ang sa amin, we will always take the position na nakikita namin na it will be good for our country. Yung batas ba na yon, makakatulong sa ating mga kababayan, or ito bang batas na tinatalakay, ano yung kailangan namin gawin as a group para maayos siya at mapaganda siya para talagang makatulong sa ating mga kababayan. Thank you, ma'am. Ma'am, nung time lang kasi ni VP Sara, di ba, naging issue sa DepEd yung confidential funds. We're not saying naman that Senator Angara will ask for it sa budget niya, but just in case there will be an proposal again for confidential funds, can you assure po na i-block niyo rin po yun kahit si Senator Angara na yung DepEd chief? Oh, I think yung confidential fund for DepEd is already a part of the past. Knowing Senator Sonny Angara, hindi rin niya hihingin yung confi fund. Yes, ma'am. Yung sa building daw po, kasi parang natanong ko si Senator Lacson do sa 10.3, hindi din siya familiar. So, yun po. This is yata the first time na magsasalita kayo after nung madaming pag-suspend ng ibang work sa Senate building. Salamat po. Okay, so yung that amount is just a estimate. So technically, it's nothing. Kasi hindi pa naman yan nabibid out. Wala pang ano yan eh, quantities kung ano ba yan. So it's just a budgetary estimate. So technically, hindi ko rin alam kung bakit nila sinasabi na suspended. When, I mean, there's nothing to suspend kasi wala pa namang nauumpisahan. Or wala pa rin, parang nasa discussion pa lang. Opo. Yung core and shell, 8.9, tapos itong additional na parang for fittings and for ano, mas malaki pa yun po yata ang 10 point, di ba? No, 8.6 and then 8.3 yung awarded. And then, yung pang phase 3 na ito yung sinasabing kinokontra yata. Yung pang phase 3, wala pa yan eh. Kasi pinag-uusapan pa nga kung ano yung magiging component niyan. So, pwedeng hindi magamit yung buong amount. Pwedeng kalahati lang. But, you know, that is up to the next chairperson to decide kung paano niya gagamitin yung budget na yun. So, yung 10 point na kinokontra nila, wala pa naman pala? Wala. Wala pa nga. Opo, at the amount, a portion of that came from DPWH. Hindi pa rin ina-approve. Kasi nga, pag pinag-uusapan pa, ano ba yung magiging component ng amount na yun? So, nandun pa lang sa stage na yun. So, dapat yung 10.3 i-include dun sa 2025 budget? Naka-multi-year ata siya. Yeah. Naka-multi-year. Sabi po kahapon ni kahapon ba? Parang, di ba, hindi pa kayo nag-uusap-usap? Parang ayaw akong kausapin. Or pwede naman daw po nag-text ka kay Senator Cayetano para kayo internally ang siyempre, nag-usap? Siyempre, I also have to respect the new chairperson of the committee. So, parang on my end, kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin, di ba? Kumbaga, pagbibigay galang ko na lang na siya na yung bagong chairperson ng committee. Parang sino naman ako para mag-insist sa kanya na kausapin mo ako kung ayaw niya akong kausapin.
Hi, ma'am. Victoria po. Ma'am, tomorrow yung hearing on the building. Dadalo po ba kayo? And do you think kailangan pa po na ng ganitong discussion on it? Well, actually, we will be monitoring the hearing kasi I just found out na natanggal na pala ako dun sa committee. So, I am no longer a member of the committee on accounts. So, akala ko kasi nasunod yung tradisyon, like kasi dun sa committee on tourism, I was retained, tapos ako yung ginawang vice chairperson. But apparently, dito dun sa committee on accounts, hindi na ako ginawang vice chairperson, hindi pa ako ginawang member ng committee. So parang, but you know, at the end of the day, meron din namang tradisyon dito sa Senado na kahit hindi ka member ng committee, pwede ka pa rin naman mag-attend, hindi ka nga lang pwedeng mag-vote at hindi ka rin pwedeng maging part ng quorum. Anong explanation sa inyo, ma'am? Ba't hindi na kayo? Ba't tinanggal kayo? Hindi ko alam eh. Kasi diba, hindi nga ako kinakausap. Alam mo, nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong angulo eh. Pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa Taguig Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang... alam naman na iniisip natin na tumakbong local. Ako kasi, di ba, going back to the Makati Taguig, going back to 2016-24 hearings, di ba? Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ang katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Di ba? Kasi kung makikita nyo, same template, same component, parang hindi pa nga siya informally, or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH, di ba usually, ang sistema, pag na-appoint ka sa isang bagong pwesto, you call your staff, di ba? You call your people, and you introduce yourself, na parang, ako na yung mamumuno netong pagpapatayo ng Senate building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa yun. Wala pang ganon. It's more than a month, hindi niya pa kilala kung sino yung mga tao na nagtatapos ng building, whether it's DPWH or part of the SCT or yung consultants na hinire. So, wala pa siyang ginagawang ganun. So, kung ganun yung action niya, di ba pwedeng sa malikot na isip, pwede mong isipin, ano pa talagang intention niya? Di ba? Kasi bakit kailangan magpatawag ng hearing kaagad? I saw a copy of the letter eh. Yung letter niya sa DPWH parang June 18. So ilang araw, di ba, ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansin? Technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap ng dokumento, nandun lang yun sa Senate building, and as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga eh, hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data na sa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman kanino, sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. So far, parang wala pang ganong transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo dun sa hindi pa niya ako kinakausap. Ma'am, so you think hindi kailangan yung hearing? Sa akin? May pwede namang di ba sana bago siya nag-conduct ng hearing, pinakilala niya muna yung sarili niya, tinanong niya yung mga tao, ikaw, director from DPWH, anong function mo dun sa building? Ikaw, ano yung trabaho mo? Hindi niya pa ginagawa yun. So, going back to my experience noong 20, kailan ba nag-upos na yun? Mga 2015?
na ginamit na yung hearing sa Senado dahil dyan sa Makati Taguig issue. Eh, di ba yung parang same senator, there's a building, and there's a hearing. Di ba? So, kumbaga, may tatlong component na eh. Are you not bothered, ma'am? Hindi ka doon sa possibility na yun? Nakakalala lang is bakit kailangan mo gibain yung institusyon just because may ganong Makati Taguig issue. Si former SP Sibiri, wala bang plano na mag-intervene para at least the mere fact na under his leadership naman po kayo na MUNO as Committee on Accounts, wala ba siyang effort na at least kausapin na nga talaga kayo ni Senator Alan Cayetano, kaya ni SP Chase? Para I don't know din kung makikinig sa kanya. Di ba? Tinanggal nga nila eh. So bukas, ma'am, di ba ma'am sabi niyo, opportunity niyo to answer directly and publicly yung mga issues. So bukas, kahit hindi na kayo member, pupunta kayo at mamonitor lang. Sige, mag-monitor muna tayo. Tignan natin kung ano ba yung nagiging direksyon, kung kinakailangan ba talaga akong bumaba doon, or tignan natin, kasi baka nga yung hearing tomorrow would be an opportunity para makapag-usap kami. Sayang, kasi ang alam ko, dapat pinatawag niya yung staff ko eh this afternoon for a meeting. Eh, sana pupuntahan ko na sa kwarto niya dahil pareho naman kami nandito sa Senate building para makapag-usap. Or, sayang, kahapon nagkasalisi din kami. Di sana makausap ko na silang dalawa dahil magkasama pala silang dalawa dun sa hallway kahapon. So, mamula kayong line of communication ni Senator Alan? Pag ba tinitext nyo, sumasagot, or? Tinitext? Hindi ko nga alam kung may number ako niya. Hindi nga eh, kasi nga, di ba, parang siyempre, kumbaga, as the new chairperson, yung, ayoko naman na pangunahan siya, di ba, na, kasi di ba, parang alam naman na, I have to wait kung kailan niya ako gustong kausapin. Or gusto niya ba talaga ako kausapin, kasi baka ayaw naman talaga niya ako kausapin. Pero ma'am, confident kayo na wala silang makakalkal na anything irregular doon sa construction ng new Senate building? Basta the documents are there, the transcripts are there, di ba? Malalaman nila na pag may mali, yung contractor talagang, katulad doon nabanggit ni Senping, di ba? Merong isang billing doon na pinahold ko kasi nga kina-question ko kung ano yung sinisingil for the building. So talagang, kumbaga, iningatan natin yung pagpapatayo ng building kasi nga, yun din yung bilin sa akin ni Senator Ping bago siya umalis at nung tinurn over niya sa akin na kailangan itong building na to magawa ng tama, iconic. It's a legacy building. And the only way we can do that eh kung walang mga ganong irregularities. Ma'am, kahapon, inassure ni former Senate President Mick Sibiri na walang irregularity yung project. Also, si SP Jesus Cudero mentioned that na wala naman silang binabanggit na allegation ng irregularity. Kaya nagtataka din daw siya bakit may mga ganong reaction. Yung ibang, binanggit niya yung mga ibang tao. Do you think this, although sinabi nila na walang irregularity, is this a case of the Senate washing its dirty linen in public kung itutuloy yung hearing tomorrow nang hindi pa nag-uusap in private yung mga senators regarding this matter? Diba, parang ngayon, naisip ka parang ito bang building nagagamit lang kasi meron kaming political issue. Diba? Which, nakakalungkot. Nung una, ayoko maniwala eh. Pero habang tumatagal, parang doon tumutumbok na nagagamit lang yung Senate building
for our issue, oh, for his issue. Diba? At saka, hindi, sasagutin ko lang yung sinasabi mo na parang there's no allegations. Parang the way they frame their answer, hindi ganun yung dumadating. And marami rin naman tayong kaibigan na colleagues ko sa Senate. They've been going around and telling stories about me and the building. Kaya hindi totoo na I am being defensive. Diba? Ang masakit, patalikod niya kami sinasaksak. Si Senator... Basta. Sino sa kanilang dalawa? Basta. Isipin niya na lang kung sino sa kanilang dalawa. Basta may ano. Basta may nag-iikot kung ano-ano yung sinasabi. Hindi yung totoo. At the very beginning, nag-present ako dun sa lounge para ipakita yung design, yung interior. And then after that, nagbigay ako ng instructions sa staff ko na isa-isahin niyo yung mga senador, tapos kung gusto nilang magpa one-on-one briefing. Na in fact, si Senator Bong, nag-briefing sila. Sa office si Senator ni SP Cheese, nung hindi pa siya SP, nag-briefing na din yung staff ko dun sa staff nila. Na they can ask anything about the building, whether it's cost, design, timeline. Ang nakakalungkot kasi yung bagong chairperson ng committee, as usual, absent na naman siya. So, hindi siya nag-attend nung briefing ko. Diba? Pwede, hindi ko na makasalanan. And, di ba, babalikan ko, magti-3 years na kaming na nakaupo. Diba? Bakit ngayon? And it's not as if, hindi ko pinag-uusapan yung building. Diba? Sa inyo nga, dalawang beses na akong nag-briefing sa inyo. Diba? What more pa sa kanila na, diba, dapat sa, noon pa lang, they actively participated already. Di sana hindi nadidelay ngayon yung project. Dahil ang concern ko ngayon, concerned sila sa cost. Talaga ako, mas nagiging concerned pa ako ngayon sa cost kasi each day na nadidelay, hindi naman bumababa presyo ng materials ng construction, di ba? Yung dollar, magkano na? Yung gasolina, magkano na? So lahat yan, mag-a-add on yan dun sa cost nung construction. Kaya nga, there's a need to do it fast kasi isa yun dun sa way para makatipid dun sa construction. Specific lang po to the rooms yung para supposedly sa regional senators. Isa po kasi yun sa concerns na parang medyo nasa malayong future pa yon if ever mangyari. Possible po ba na hindi siya isama dun sa magiging final? Hindi, actually, isa yun dun sa naging VO ata. I'm just not sure which number. Kasi nga, originally, kasi this was started during the time of minority floor leader Coco, nung siya pa yung SP, and then si Senping yung accounts. So during that time, di ba, sa umpisa nung Duterte administration, parang mukhang matutuloy yung federalism. So yung naging original ano niya is 465, but apparently hindi na nga nasunod yun. So kailangan i-reconfigure yung building para 24 senators na lang yung gagamit nito. So ma'am, sa current design niya po, it's only for 24 senators? Yes. Yes. Okay po. Thank you. Ma'am, ano lang? Quick poll. Ah yes, syempre every time may ano yon, each time magpapare-design, may cost yon. So for example, si Sen Robin, nakita niya na walang prayer room. So isa dun sa naging is to redesign a portion dun sa isang tower to accommodate a prayer room. So may mga ganong ano kasi, yun nga, iba parang sa construction naman, talagang pabago-bago yan. Ma'am, doon lang sa tawag dito. Ang binabanggit kasi ng grupo ni na Senator Cayetano in Chisa Escudero ay actually yung DPWH lang naman daw yung parang tinatarget, tinutumbok at hindi naman kayo. But is that something na paniwalaan o actually ay kayo ang target? Ano nga ba yung saying na ano? You fool me once? Ano yan? You fool me... Oh, basta, di ba? Hindi, babalikan ko lang, di ba? Parang, ano yan? You fool me once?
Shame on me, you fool me twice. Shame on me. Shame on me, di ba? So, babalikan ko ulit yung nangyari noong 2015, di ba? Para nag-umpisa sa, ano lang, ito naman yung tinutumbok, tapos hanggang nanganak na kung ano-ano na yung pumasok doon sa hearing. So, syempre, on my end, I have to prepare na, kasi napagdaanan ko na to eh, na parang, parang nade-deja vu na nga ako sa mga nangyayari ngayon na dapat paghandaan ko na hindi na dapat maulit yung ganitong sistema na nagagamit yung Senado for personal, ano ba yan? Vendetta? Ba yan? Personal ambition or vendetta? Mm. So, yun nga. Sorry, slow. Pero sinabi niyo na it all boils down sa Makati, Taguig City, turf war. So, siguro paki-clarify lang, dahil ba merong binay like you or your sister running for as mayor sa Taguig o ano? Well, nakikita natin scenario. At pwede din siya magpatakbo, di ba? Okay. Di ba? Another candidate can enter the picture. Thank you. Which they also have done noong 2016. Thank you. Nako, pero kung, ay parang di na, hindi ko na siya maaabutan. Sayang. Tignan natin kung babalik pa ako. Ma'am, clarify lang po yung sinabi niyong isang senador sowing intrigues against you and yung Senate building. Sorry, Mama. Is it Senator Alan Cayetano? Kasi, mag-ano na lang kayo. Check, makimarites kayo kung sino. Is it SP Cheese? Basta, makimarites na lang. Pero may isang senador, ma'am, na nagsuso ng intrigue against you and the Senate building, new Senate building. Yeah, that's me correct. And my colleagues. Oh, hindi lang ako. Sa grupo namin. Parang may ganong irregularities or whatever. Parang ganun lang naman yung kwento sa akin. May issue of corruption, ma'am, na sinasabi? Hindi naman ata dun sa ano. Capable. Ganon? Eh, mag-imarites nyo na lang. Do your homework, Nax. Babae yung lalaki. Kaso lang, di ba? Lungkot lang kasi paalis na nga tayo with barely a year. Na okay na sana yung samahan. Tapos parang may mga ganitong gulo-gulo. Na parang ano, natatrauma ako dito. Iniingatan lang daw po niya ay yung pera ng bayan. Parang ganun yung kanyang di ba, parang, sinabi kahapon. Ano yung sinabi niya? Hindi daw makayanan ng konsensya. Ayun, yan yung ganun. Para sa akin din, hindi ko rin makayanan ng konsensya ko na nagbabayad tayo ng 100 million pesos dyan sa open space parking. Di ba? Nagbabayad tayo ng almost 400 million thus. This, itong office space plus the parking. Na ilang taon na. And kung hindi natin tatapusin, tuloy-tuloy yung ganong gastos, di ba? Gagastos tayo ng 400 million sa isang bagay na hindi naman magiging pagmamayari ng Senado. Na at the end of the day, itong building na to, ano ba to, 50 years na ba to? Or more or less, di ba? Kasabayan ata to ng Sofitel eh. So matandang building na rin to. I think this building is due for a major rehab. So, bakit naman gagastos ng Senate sa isang property na hindi pagmamayari? And way back, nung pinag-uusapan at in-approve namin tong building na to, na naging bahagi si SP Cheese dun sa paglipat, yun talaga yung number one na naging consideration na, kumbaga, patuloy yung, ano eh, yung bleeding
dun sa rental payments ng Senado. And we want to stop that building. Na kung babalikan nga natin, kung noon pa siguro nagpatayo ng building, mas malaki yung natipid nung Senate kasi mahihinto na yung itong rental expense ng Senado. Yun din sabi ko, Ma'am Lasa, yun sinabi din kahapon ni Senator Cheese na ano yung sinasabi nilang madedelay, eh tuloy naman yung trabaho doon. Wala naman, may pinasuspend lang sa yung hindi pa naman ongoing. So there's nothing daw na parang madedelay, ano daw po ba yung sinasabi? Well, at the moment, may delay na. And ang pagkarinig ko, yung contractor, humihingi na siya ng suspension, which would result to a charge dun sa Senate. Kasi yung cost ng, yung meron kasing kailangan i-resolve dun sa building na hindi matutuloy, hindi makaka-full blast dun sa construction. Kasi may mga issues na kailangan i-resolve nung bagong chairperson. But, hindi nga niya inaalam kung ano yon or, so, talagang madedelay. Delay na siya, kahit sabihin niya na tuloy-tuloy yung trabaho nung dun sa building, may mga trabaho na hindi nila kayang ituloy kasi may mga bagay na kailangan desisyonan para matuloy-tuloy yung paggawa. Ma'am, sabi ni former SP Sabiri, mag-generate ng income pa itong bagong Senate building. Meron ba kayong computation magkano yearly at mababawi din ba agad magkano yung ginastos dun sa construction? I think yung bawi, makukuha siya. Hindi lang naman dun sa rental eh. Yung the mere fact na hindi na magbabayad yung Senate ng rent. Tapos yun nga, yung isang buong floor ng seventh floor, ang mag-rent doon yung commission na appointments. Tapos yung land bank, magtatayo na talaga sila ng branch, hindi lang yung katulad dito sa GSIS. So I think yan meron ding rental for the Senate. And then, tapos during my time, may mga ano na nga, may proposal na nag-submit na si Starbucks, sino ko ba mga coffee shop? So may mga ganong proposals na natatanggap yung Senado for them to rent a space. Hindi pa nga eh, di ba? Pero nag-submit lang sila ng letter. Hindi ka lang Starbucks saka Coffee Bean ato or Seattle's Best. Basta may mga ganong ano na inquiries about the bill. Other issue, ma'am. Okay. Ma'am, any comment doon sa 35 pesos wage hike para sa mga private workers sa NCR bilang possible future Makati mayor? Well, syempre, in a way, we also welcoming 35 pesos. Pero babalikan natin, nandito kami sa Senado, pinasa namin yung 100 pesos. So, syempre, yun pa din yung goal namin is mabigay yung additional 100 pesos para sa ating mga manggagawa. So yun din, isang component din yun na pwedeng additional cost dun sa building, yung pagtaas ng sweldo ng mga empleyado, di ba? Ma'am on Mayor Alice go lang. Any comment po sa how things are turning out and ang Office of the Solicitor General sabi nila magpa-file na rin sila ng co-warrant within the month. Ah, well, we welcome yung mga filing. Pero ako si personally parang medyo nababagalan ako doon sa parang antagal bago sa makasuhan or mahuli, 'di ba? And habang tumatagal, hindi natin alam, baka bigla na lang siya mag-disappear or mawala. So, lalong-lalo na ngayon, mukhang hindi na siya mag-a-attend ata or ayaw na niya mag-attend ng hearing. So, ma'am, you think she's guilty? Based dun sa mga ano ko, talagang questionable yung how she acquired her birth certificate. So, what should be done, ma'am? And sino po dapat? Ayun na nga eh. So, dapat yung mga concerned na departments should act already para talagang mapanagot na niya si Mayor dun sa mga ginawa niya.